Kagabi po, galing po ako ng Balingog East. Ngayon, bumabagtas po. Nung pauwi na po ako, dumaan po ako ng bypass. Bago magkalagitnaan dito sa may crossing, bago crossing o hindi ko naman matansya kung bago crossing o pagkatapos ng crossing, may bigla na lang pong lumitaw na bato. Tinamaan po ako dito. Tinamaan ako. Buti na lang, hindi ako na natumba. Pero malakas din po, kumon po talaga, nagwiggle po yung motor. Inisip ko na lang, baka pag huminto ako, bigla na lang akong puntahan doon at baka kunin yung motor eh. Kasi baka ganun talaga ang gagawin nila. So kaya ako, dumiretso na lang. Ang ginawa ko, nung dumiretso na ako, dumiretso na ako ng compact. Pagkatapos ng compact, sinamahan nila ako. Yung mga pulis, sinamahan nila ako. Nagpunta uli kami doon sa pinangyarihan. Then, pagkatapos noon, may mga napapansin kami doon na may mga nakamotor. May sinatanong huli, pero bigla ding umalis bigla. Pagkatapos po noon, nagpunta na po kami dito sa Bacayao. Nagpa-blatter kami doon sa sa Bacayao at sinabi ko, kinuwento ko na rin kung ano yung nangyari. Tapos, ganun lang po, Tapos po, kagabi naman mag-ano po sana kami, magpapa-medical nga po sana. Kaya lang, sabi ko, bukas na lang. Mga anong oras po yun nangyari? Mga bandang ano po yun, mga 8:55 or 9 ng gabi. Uh-huh. Nangyari yun. Pati nga po ng tama niyo, Mr. Vigiga. Ito na po, ito po yung niya. Tapos yung mata ko po. Nakasalamin po kasi ako noon. Mm-hmm. Kung hindi po ako nakasalamin noon, sigurado yung dahil nawasak po yung salamin ko eh. Tapos na talagang yung paningin ko ay nung tumama talaga yun eh, ang nasa isip ko na lang talaga dumiretso na lang eh. Baka mamaya may sumugod bigla eh pag tumumba ka eh. O huminto ka. Medyo masakit po yung buto. Oh. Yung buto po dito ang masakit, sabi niya. Bato po ba ang tumama? Ang tingin ko po, bato eh. Pero makinis siguro yung bato kasi hindi naman ako naggalusan ng kung rap sana yun, sigurado may sugat. Nagpunta rin po ako sa Bacayao. Sa Bantog at saka doon sa San Roque. Pero nakasarap po sila kaya hindi po ako nakapagpablagam doon. Okay. Wala po. Sana po magkaroon po sila ng ilaw sa mga poste doon. Sana lagyan na nila kasi pag may nakalagay na ilaw doon, hindi gagawin ng mga tambay doon hindi sila may minirmisyo. Tapos syempre, makikita kung sino yung gagawa eh. Ilaw. At saka sana may nagro-ronda rin po sana talaga doon. Lalo na ganito yung sitwasyon, meron lang po pala talagang nababato ron. Hindi lang din po pala ako. Kaya sana panawagan kahit dun sa mga magsilbing lesson na sana yun sa mga nagtatanong doon sa barangay.